Tiwala ang kampo ng independent presidential candidate na si Vice President Lenny Robredo na magtutuloy-tuloy ang tagumpay ng kanilang kampanya hanggang Mayo 9. Ito'y kahit pa bahagyang bumaba ang numero ni Robredo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia Research Incorporated. Dito nangunguna pa rin si Bongbong Marcos na may 56%, habang pumapangalawa naman si Robredo na may 23%. Mas mababa ito ng 1% kumpara sa nakuha ni Robredo noong nakaraang buwan. Ayon sa tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Berry Gutierrez, patunay anya ang naturang survey na nasa kanila pa rin ang momentum ng kampanya. Nakapanghihikayat pa rin anya ang mga numero ni Robredo kahit pa hindi pa sumasalamin sa survey ang malalaking campaign rally gaya noong April 23 sa Pasay City. Tiwala ang kampo ng pangalawang pangulo na magiging daan ang kanilang people's campaign gaya ng pagbabahay-bahay sa kanilang pagkapanalo sa halalan. Isinagawa ang April Pulse Asia Survey mula April 16 to 21, 2022. Gamit ang face-to-face interviews sa 2,400 na mga rehistradong botante sa bansa. Mayroon itong margin of error na plus-minus 2% at 95% confidence level. Samantala, balik Northern Luzon naman si Robredo ngayong araw. Dito, binisita ni Robredo ang isang mural sa Kalinga at nakipagkita rin sa kanyang mga taga-suporta. Sinalubong din ang independent candidate ng ilang taga-suporta sa Bangued, Abra. Mamayang gabi naman, isang Cordillera People's Rally ang gaganapin sa Melvin Jones Grandstand sa Baguio City. Muling pinasok ni Robredo ang ilang bahagi ng tinaguriang Solid North gaya ng Abra, Kalinga at dito sa lungsod ng Baguio kung saan nanalo lahat si Marcos noong 2016. At sa nalalabing araw ng kampanya, tuloy ang panunuyo ni Robredo sa mga baluarte ng kanyang mga katunggali sa pag-asang mas marami pa ang makukumbinsing lumipat sa kanilang pani. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.